Ngayong Sabado sa kapwa ko, mahal ko, tampok ang single mom na diabetic, mas inuuna niyang pagaligin ang kanyang anak na merong iba't ibang mga sakit. Isa pang ina na nag-resign sa trabaho para tutukan ang kanyang anak na meron ding kakaibang karamdaman. Ito po si Aurel Mercado. Magandang umaga po. Lahat tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makatulong sa kapwa. Nakatataba ng puso dahil ang kapwa ko mahal ko ay nagiging daan para makatulong sa mga nangangailangan. Ang mga pasyenteng aming nakikita, ang mga lugar na aming nabibisita, ay puno pa rin ng pag-asa kahit na may mabigat na pinagdaraan ng problema. Sa pagharap natin sa bagong yugto ng ating programa at ng ating foundation, naniniwala po kami na tayo ay magkakaroon pa rin ng maraming pagkakataong makatulong sa kapwa. Naway mahigtan natin ang ating mga naisagawang tulong noong mga nakaraan. Magandang araw po. Ako po si Glenda Emeline Sangan, taga Cabuyao, Laguna. Ito po ang aking anak na si Celestine Elmaniklang. Na-diagnose po siya na microcephaly, cerebral palsy, epilepsy. Sa Cabuyao, Laguna, pinuntahan natin ang batang si Celestine Maniklang. 3 taong gulang ang batang ito. Nang siya ay pinanganak ni Glenda, hindi natin iisipin na siya ay mayroong problema. Nung pinanganak ko po siya, bali 3 days po kami sa ospital nung pinanganak ko siya. Tapos nung pagka-uwi po namin sa bahay, discharge na po kami. Nung pag-uwi po namin sa bahay, pagdating po ng bandang tanghali, bigla po siyang umiyak ng malakas. Tapos tumitirik po yung mata niya. Nangingitim po yung ganito ng ilong niya. Tinawag ko po yung nanay ko, sabi ko, dalhin na namin sa ospital kasi tumitirik nga po yung mata. 2 weeks po siyang na-confine sa ospital noon kasi wala pong tigil yung seizure niya eh. Tapos po nung mag-okay na po siya, akala ko magiging okay na po nung na-discharge na. Makaraan ang 6 na buwan sa paggamot para sa kanyang seizures, walang nakikitang development sa kanyang kalusugan. Tapos po, 4 months na siya pero hindi pa siya nakakadapa hanggang sa umabot na siya ng 6 months. Wala pa rin, ganun pa rin, nakahiga lang siya. Na-diagnose siya na mayroong epilepsy, cerebral palsy at microcephaly. Pagkatapos po, pina-check up po namin sa neuropedia. Tapos sinuggest po na ipa-CT scan, ipa-EEG, yan po mga ginawa pong laboratories. Tapos nung nakita na po namin yung result nung CT scan niya, nakaano po doon na microcephaly nga po siya. Doon po na-diagnose na microcephaly siya. Ang sabi po ng neuropedia ay maaga daw pong nagsara yung bunbunan niya, kaya hindi daw po na-develop ng mabuti yung utak niya. Kasi yung ulo po niya ay hindi po katulad ng normal size ng ulo ng bata, head size ng bata. Maliit po kasi yun sa kanya eh. Kaya maano po yung movements niya, delay, kumbaga sa ano, delay siya sa lahat ng bagay. Kaya hanggang ngayon po, 3 years old na siya pero hindi pa rin siya nakakabangon. Ama sa club, yung kalagayan ng pamilya, napag-alaman natin na mayroong diabetes pala si Glenda Linsangan. Mahirap din ang sitwasyon ni Glenda. May iniintindi siyang problema sa kanyang anak, iniisip niya yung sarili pa niyang sakit, at higit pa dyan, siya ay hindi makapagtrabaho. Bali po kasi ano po ako, diabetic po ako. Pero sabi po naman ng neuro, hindi naman daw po yun yung dahilan kung bakit siya naging micro. Yun po ang sabi ng doktor, wala naman daw pong kinalaman yung sakit ko kung bakit siya nagkaganyan. Kasi yung insulin naman daw po na ginagamit ko, hindi naman daw po naka-apekto sa kanya yun. Nakwento sa atin ni Glenda na siya ay solo parent. Dahil sa iba't ibang sakit ni Celestine, maraming kailangan gawin para gumaling ang pasyente. Kailangan po kasi niya dapat ipapa-eye test, hearing test, pero hindi po pa rin po napapagawa yun eh. Tapos, kailangan din po niya ng therapy. Yung therapy po niya kasi dapat, kung susundin talaga yung rehab doctor, dapat 2 to 3 times a week po. Kaso, sobrang mahal po ng therapy, hindi ko talaga siya kayang, yung continuous po ba?
Tapos bukod po doon, may tatlo po siyang maintenance meds. Ano nga ba ang microcephaly with global development delay? Ang microcephaly ay isang kondisyon kung saan mas maliit kaysa karaniwan ang sukat ng ulo ng bata. Ito'y batay sa edad at kasarian ng sanggol. Ang kondisyong ito ay maaaring inborn o namamana o maaaring lumitaw sa bata pag nagkaedad na ng konti. Ang dahilan nito ay iba't ibang genetic at environmental factors. Kabilang dito yung impeksyon habang pipinagbubuntis ang bata, global development delay naman, ang pagkaantala ng dalawa o higit pa sa kakayahan, katulad ng motor skills, pagsasalita, cognitive at social skills. Ang kombinasyon ng microcephaly at global development delay ay maaaring magpahiwatig na mayroong pangunahing neurological o genetic disorder. Ang pangarap ko para sa kanya ay makalakad po. Yun po talaga yung gustong gusto ko. Kasi para po makita ko bago siyang gumalaw ng yung sa sarili po niya. Ang hirap po kasi yung lahat po ng bagay kasi ako yung gumagawa para sa kanya. Hindi po siya makahawak ng bote niya. Gaya na diskarte ng maraming mga ina, lumalapit si Glenda sa mga government agencies. Kung kani-kanino pong government office po lumalapit, katulad po sa municipal ng Kabuyao, sa CSWD po. Bali yung mga, lahat po ng resibo ng maintenance niya, pinapasa ko po dun yung resibo para po makaano po ng financial assistance. Ibinahagi ni Glenda sa atin ang mga natutunan niya. Unang-una, dapat po talaga mahaba yung pasyensya. Kasi iba naman po kasi yung batang may special needs sa normal na bata eh. Lahat po matitiis niyo pag po nasa ganun kayong sitwasyon. Kung saan-saan po kayo lalapit, kahit malayo. Kahit malayo, kahit sang lugar pa, pupuntahan niyo, makahingi lang ng tulong. Kasi hindi naman po talaga lahat malalapitan nyo eh. Nananawagan po ako sa mga may mabuting puso po. Sana po matulungan nyo po ang aking anak na si Celestine para po sa lifetime medication niya. Para po matuloy-tuloy ko na yung therapy niya kasi sobrang magastos po talaga. Maraming salamat po SM Foundation sa binigay niyo pong ito para sa aking anak na si Celestine. God bless po. Para sa mga nais magpadala ng tulong, nasa screen natin ang ating mga bank accounts. Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Maaari din kayong mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Sadyahin kami sa www.kapwako.org. Mag-navigate on how you can help at piliin ang angkop na tulong kung ito'y donate cash, donate in kind, volunteer, o partner or sponsor with Kapwa Ko Mahal Ko. At para makasiguro kayo na makararating ang inyong donasyon sa nais niyong tulungan, paki-email lamang ang pangalan ng inyong recipient. Ilagay ang halaga, ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po. Susunod, isang ina, isinakripisyo ang trabaho para matutukan ang anak na mayroong leukemia sa pagbabalik ng Kapwa Ko Mahal Ko. Sa Taguig, sama-sama nakatira ang anim na pamilya sa iisang bubong. Yan si Lim Mateo San Jose. 5 taong gulang ang batang ito. Magandang araw po. Ako nga pala si Carmela Monique Carlos.
nanay ni Lim Mateo Angelo San Jose na may sakit na ALL at Guillain-Barré syndrome. Solo parent man si Carmela. Kasama naman niya ang buong pamilya sa pag-aaruga kay Mateo. Bali, nag-umpisa siya nung naglagnat. Nilagnat lang siya eh. Tapos, mga ilang araw, medyo lumalaki yung tiyan niya, namumutla siya. Tapos hanggang sa pina-check up ko na siya. Tapos nung sa check up niya, sabi, UTI. Bali, maggagamot siya. May binigay na date yung doktor kung hanggang kailan. Nung una, dinala sa doktor, posibleng dengue raw ang sakit ng bata. Tapos, hindi pa dumarating dun sa date. Parang wala naman improvement sa kanya, kaya binalik ko ulit sa doktor. Tapos, pinalaboratory siya. Nung paglab sa kanya, medyo mababa na yung mga dugo niya, tsaka yung platelet. Kaya, pinadala na siya sa ospital. Dun sa ospital, sabi, possible dengue daw. Pero nung tinest siya ng dengue, nag-negative naman. Kinalaunan, lumabas na mayroong problema si Mateo na acute lymphocytic leukemia. Kaya kinabukasan, may another na naman na test na ginawa sa kanya na yun, dun nalaman na tinanong ako ng doktor kung meron ba kaming lahi na may cancer sa dugo. Kasi yun doon yung magiging possible na sakit niya. Tapos, after nun, pinauwi din naman kami. Pinauwi na kami kasi na-admit siya ng 2 days din. Tapos pinauwi kami, nagpa-second opinion. Doon sa second opinion na ni-refer sa amin, yun talaga yung sinabi sa kanya. Tapos hanggang sa napunta na kami ng National Children's. Tapos doon na siya, doon na tinest yung bone marrow niya para malaman kung anong klase ng leukemia yung sakit niya. Okay. Noong September 2020, nagsimula ang induction phase ng chemotherapy ni Mateo. Magkaroon ng 2 buwan ng chemotherapy noong November 2020, nakita nila hindi makatayo si Mateo. Unti-unti, nandun kami sa ospital. Pati yung buong katawan niya, hindi na niya na gagalaw. Pati yung, as in, buong katawan niya, pati ulo niya. Noong March 2021, bahagyang bumuti ang kalagayan ng bata. Nagagalaw niya yung kanyang ulo, mga braso at kamay. Pero hindi maigalaw yung kanyang mga binti at paa. Dahil dito, kinakailangan itigil ang pagtatrabaho ni Carmela para matutukan niya ang kanyang anak. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagagalaw ang mga paa ni Mateo. Sabi ng doktor, meron din siyang sakit na kung tawagin ay Guillain-Barré syndrome. Bali, sa Guillain-Barré syndrome po kasi, kailangan lang talaga siyang ma-physical therapy. Tapos yung sa ALL naman niya, meron siyang mga take-home medicine, pero alam ko, parang sa maintenance phase niya, pag natapos yung maintenance phase niya, tapos na rin yung gamot. Tapos ang pinaka kailangan niya na pang-monitoring niya, yung gatas niya na IG ko. Ano nga ba ang sakit na dumapo kay Mateo? Ang Guillain-Barré syndrome o GBS ay isang bihirang neurological disorder. Dito, ang immune system ng katawan ay nagkakamali at umaatake sa mga peripheral nerves. Hindi pa natutukoy ang sanhi ng Guillain-Barré syndrome. Madalas, inuugnay ito sa infeksyon sa respiratory or gastrointestinal tract. Narito ang ilang mga mahalagang impormasyon tungkol sa Guillain-Barré syndrome. Mga sintomas. Madalas na panghihina, pulikat sa mga binti, braso, at iba pang parte ng katawan. Maaring may kaugnayan ng Guillain-Barré syndrome sa iba't ibang mga impeksyon ng tao. Madalas, ito ay inuugnay sa ilang mga bakterya at virus tulad ng bacterium na Campylobacter jejuni.
Wala pang lunas sa Guillain-Barré. Ngunit may mga nakakatulong sa pagpapaalis ng sintomas o pagpapabagal ng paglala at pagpapabilis ng paggaling. Ang plasmapheresis ay isang paraan sa pag-aalis ng antibodies mula sa dugo. Ang plasmapheresis at intravenous immunoglobulin or IVIG ay ilan lang sa karaniwang paraan ng paggamot. Maraming mga tao mayroong Guillain-Barré syndrome na kusang gumagaling. Ang sakit ay maaaring tumagal ng ilang linggo o minsan buwan, at mayroong ilang mga tao naman na nagkakasakit, nagkakaroon ng natitirang panghihina. Para maiwasan ang sakit na ito, kailangan good hygiene, regular na paghuhugas ng kamay para makaiwas sa mikrobyo at impeksyon. Meron din bakuna laban sa GBS. Iwasan ang pagkain ng mga hilaw o hindi kumpletong pagluto ng karne. Kailangan na tama ang paghahanda at pagluluto ng pagkain. Iwasan din ang pag-inom ng tubig na maaaring kontaminado. Ang exercise ay nakakatulong para mapalakas ang immune system panlaban sa GBS. Kailangan ng agarang pagpapagamot sa mga respiratory or gastrointestinal infections. Kung sakali po na makalakad siya, syempre makatapos po ng pag-aaral para, kasi hindi naman po yung kailangan niya para maganda rin yung maging buhay niya pag laki niya eh. Madami siyang gusto eh. Pulis, bumbero, doktor, yan yung mga gusto niya pag laki niya eh. Sa kabila ng pagtigil sa trabaho, hindi nawala ng diskarte si Carmela. Kahit nakatutok kay Mateo, nag-o-online selling naman siya. Naitawid ko ang gamutan niya simula induction hanggang maintenance simula nung 2020. Kasi 2020, nagtatrabaho pa ako. Bali, nag-stop ako magtrabaho 2021 ng March. Nag-resign ako kasi mas kailangan siyang tutukan. Habang nasa bahay ako, nagtinda ako ng ihaw-ihaw. Tapos nag-online selling din kung ano yung pwedeng ibenta. Sa ngayon, nagpa-part-time si Carmela bilang cashier sa isang malaking furniture store sa Pasay City. Isa akong part-time cashier. Pumapasok ako 6 oras sa isang araw. Tapos 4 na araw lang ang pasok ko din sa loob ng 1 linggo. Yun yung pinagkukuhanan ko ng panggastos para sa kanya tsaka sa pamilya ko, pati sa anak ko isa pa. Hanggang sa nag-maintenance phase na siya, nung nasa maintenance phase na, doon ako ulit bumalik ulit sa trabaho kasi medyo kulang na rin yung kinikita eh. Kaya yun, hanggang ngayon, katrabaho naman ako kahit pa paano. Bukod sa pananalig sa Diyos, naniniwala si Carmela sa kasabihang God helps those who help themselves. Una-una, kasi marami naman sa atin talaga nakakalimot din magdasal. Bali, nung nangyari po kasi sa kanya yan, yun lang po yung unang tinakbuhan namin eh, yung pagdadasal. Tapos, yun. Hi. Dun lang namin, kasi hello. Di naman po talaga na talagang halos lahat, marami din na nakakalimot talaga. Dun namin siya, una na siya lagi yung nilalapitan namin. Kaya, hi. Siguro yung ma-advise ko rin po sa iba na hindi lang pag may problema, kailangan magdasal. Dapat kung araw-araw, minuto-minuto, kasi hindi naman niya tayo bibigyan ng problema na hindi natin kakayanin. Kaya niya lang binibigay yan sa atin para tapikin tayo na huwag tayong makalimot sa kanya. Kung sakali lang po na meron po kayong gusto, yung mga gusto pong mag-donate na ang
kahit ang ilalapit lang po namin ay yung magiging kailangan niya sa pagkatapos ng maintenance niya. Yun lang po yung pinakakailangan namin kasi medyo may kamahalan yung gatas niya na IG ko. Siguro yun lang, yun po yung mailalapit ko. Kung meron pong, kung sakali po na meron mag-donate. Papasalamat po kami sa SM Foundation sa pinadala niyo po na grocery package. Sana po marami pa po yung matulungan niyo. God bless po. Para sa mga nais magpadala ng tulong, nasa screen natin ang ating mga bank accounts. Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Maaari din kayong mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Sadyahin kami sa www.kapwako.org. Mag-navigate on how you can help at piliin ang angkop na tulong kung ito'y donate cash, donate in kind, volunteer, or partner or sponsor with Kapwa Ko Mahal Ko. At para makasiguro kayo na makararating ang inyong donasyon sa nais niyong tulungan, paki-email lamang ang pangalan ng inyong recipient. Ilagay ang halaga, ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po. Para sa mga nangangailangan ng tulong, maaari kayong kumontak sa amin sa pamamagitan ng Messenger. I-search ang Kapwa Ko Mahal Ko Foundation sa Messenger, itap yung paano humingi ng tulong sa Kapwa Ko Mahal Ko, at i-fill up yung link na ibibigay. Marami pa tayong mga kapwa na hindi pa naaabot ng ating tulong. Para sa mga nais magpadala ng tulong, mag-login naman kayo sa www.kapwako.org. Mag-navigate sa How You Can Help at piliin ang angkop na tulong kung donate cash, donate in kind, volunteer work, o partner o sponsor sa Kapwa Ko Mahal Ko. At para makasiguro kayo na makakarating ang inyong donasyon doon sa gusto nyong tulungan, paki-email yung pangalan ng gusto nyong tulungan at ilagay ang halaga, ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po.
Si Glenda at Carmela ay kapwa sumasalamin sa mga nagsasakripisyong mga ina para sa kanilang mga anak. Handa nilang itaya kahit na sariling buhay nila para sa kanilang mga anak. Single parent man sila, ang kanilang katatagan ang siya nagpupuno ng kakulangan ng pamilya na walang ama. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nagbibigay ng kanilang donasyon sa ating mga pasyente, sa lahat ng mga ahensya at organisasyon na katulong natin sa pagbibigay ng public service. Salamat lalong-lalo na sa SM Foundation. Sa ngalan ng Kapwa Ko Mahal Ko Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Gozon, at ang aking katuwang sa public service, si Connie Angeles at si Camille, ito po si Orly Mercado nagsasabing, lagi natin isa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat. Kita tayo sa Sabado.